guys, welcome back to my channel. Today, i-share sa inyo ni Ate Apple. Gusto niyo ba po na magpa-spa ng paa, magpa-puts pa, pero wala kayong budget? Ngayon guys, tuturuan ko kayo ng organic na pamamaraan para magmukhang parang nagpa-puts pa kayo dahil sobrang pula ng inyong paa at sobrang kinis ito. Kaya po guys, keep on watching. Guys, ngayon po, gusto nyo bang magpa-puts pa pero wala kayong pera? Ayun po guys, at alam nyo ba yung mga kadalasan nagpapa-puts pa pag hindi nyo na-maintain yan, mangangapa lang inyong paa at parang meron siyang mga kalyo dahil kinukuskus natin siya. Ayan po guys, dito sa ituturo ko sa inyo, hindi kailanman mangangapal at hindi kailanman magkakaroon ng kalyo ang inyong paa dahil simple lamang, hindi nyo na kailangan siyang kuskusin. Para bang ano rin siya guys, ganito, pag kayo nagpalinis ng kuko, di ba kapag yan ay lagi ninyong pinauudod, pinakukuskus na ganyan, yan po ay pag hindi nyo napalinis, yan ay kakapal na kakapal at the same time, para po siyang, alam niyo na yun, yung mga sanay magpalinis, yung mag-iiba ang kulay ng inyong kuko. Tapos, eto yung mga gilagid na yan, pag siya ay lagi siyang inaalsan dito, yung mga gilid, yan po ay nangangapal. Pag halimbawa namang kayo ay nagpa-puts pa, at lagi na lang nililiha ang inyong paa, at hindi nyo na-maintain siya, siya ay kakapal na parang akala mo'y kalyo. Ganon din po sa ating mga kuko. Yun po guys, ngayon ituturo ko po sa inyo ang simpleng pamamaraan para hindi na po magkaganon ang inyong pong paa at sobrang tipid po nito. Yun po guys, kumuha po kayo ng isang planganita at ibabad nyo sa isang maligaligam-gam na tubig ang inyong paa. At pagkatapos po niyan, after 10 minutes na nakababad, tuyuin niyo po mabuti ang inyong paa. Pagkatapos, magtitimpla po kayo ng mga produktong ito. Kailangan po natin ng cornstarch. Ayan, inilagay ko na po siya dito. Ayan, kasi nga po, nabasa yung pinakabalat ng cornstarch kasi may natapon pa lang, yun nga, tubig. Kaya nabasa na po siya at dito ko na siya isinalin. Cornstarch po yan, ha? Ang cornstarch ay madalas na bibili sa palengke or sa supermarket. Tapos, kailangan po natin ng vitamin E. Hindi ko po nire-recommenda ang gantong kamahal na vitamin E. Pero nasa inyo po yan kung meron po kayong kakayahan na bumili ng vitamin E ganito or mas mahal pa dito. Pero po, para sa akin, wala po yun sa ganon. Marami pong nabibili sa mall. Yung mga sa gitna ng mall, marami pong nabibili ng mga nagtitinda po ng ganito at nakakapagtingi-tingi lamang po. Dati po nung di ako nabibigyan ng aking kapatid kaya po meron ako nito, ay bumibili po ako sa kanila ng mga 20 pesos lamang, 50 pesos, ayun, konti lang po. Tapos madalas naman po ang ginagamit ko ay isa, dalawa sa aking remedies. Ayun po guys. Then kailangan din po natin ng food color red. Ayan po guys. Tapos po, imimix po natin siya. Ngayon, idedemo ko po sa inyo ng buong detalye. Ibababa ko po ang camera. Kailangan din po natin ng tubig. Ngayon, isang kutsarang cornstarch. Ito po. Yan. Tapos, ito po, baka po sobrang pumula ang inyong paa. Ayan, bago pa pala to. Baka sobrang pumula ang inyong paa. Mga isang patak lamang nitong food color natin. Ayan. Ito po ang binili kong food color. Strawberry po siya. Isang patak lamang po. Ayan. Bango? Tapos, isang pirasong vitamin E. Tapos, bubutasin po natin siya. Ay! Ayan. Ayan.
Nakuha na po natin yung mismong mantika, mismong oil sa loob. Ngayon, lalagyan po natin ng isang kutsarang tubig. Dalawahin na po natin, dalawa, para sobra natin siyang ma-blend sa ating paa. Tapos, haluin po natin siyang mabuti. Yan, kapag po masyado pang sticky, masyadong buo-buo, masyadong cream, lagyan pa po natin siya ng tubig. Isa pa ulit kutsara, bale, tatlong kutsara, isang kutsarang cornstarch, tatlong kutsarang tubig, isang vitamin E, at lagyan pa ulit natin kasi medyo hindi pa ganong kapula, hindi pa masyado ganong kapinkis ang ating gagawing, ang ginagawa natin ngayon. Kaya lagyan pa po natin ng dalawang patak pa. Ito po guys ay hindi basta food color. Yan po, magandang klase po ito ng food color. Kaya sobrang bango po siya, sobrang strawberry ang amoy. Yan po, hinahalo po yan madalas sa mga cake. Ito po ay nabibili sa supermarket. Mura lamang po ito guys. Bango. Tatlong patak. Yan. Tatlong patak ng ating food color red para yung ating paa at the same time ay mamamassage po natin siya at mamula-mula akala mo siya ay inyong kinuskos. Kasi yan po guys ay kukuskusin. Sa foot spa, kinukuskus po yun. Pag hindi niya po na-maintain ang pagpapa-foot spa, yun nga po yung doon napapasok yung mga kalyo ng paa. Pagkatapos po, nandun na rin yung nagkakaroon tayo ng crack heels kasi may kakilala po ako na nagkaroon po siya ng crack heels dahil doon sa pagpapaganon tapos hindi niya po na-maintain. Ayun. Ito lang po ang ating ipapahid sa ating pong paa guys. After po nating ibabad ng 5 minutes sa ating, yung ating paa sa tubig, 5 minutes sa maligamgam, yung sinabi ko po sa kanina sa planganita, ibabad nyo po doon ng 5 minutes ang inyong paa, pagkatapos tuyuin nyo po, tapos ito po ay apply ninyo at ibabad nyo po ng mga 10 minutes sa inyong pong paa. Hayaan nyo po siyang matuyo, pero habang hindi po natutuyo, massage nyo po ang inyong pong paa, mga daliri, haplos-haplos, at tapos aalawan nyo po siya ng malamig na tubig, para po ito pong kulay nito ay manuot sa ating paa. Yung pinaka-red po niya, magre-red, magpipinkis ang ating red. Ayan, magpipinkis po ang ating pong paa. Ayan. Kasalukuyan po ngayon ay may remedies po kasi ang aking paa. Kaya hindi ko po ma-demo sa inyo ng buong detalye. Ganito po ang ating gagawin. Mapapansin niyo po to, magpipinkis po ang ating pong paa. Pero sa ngayon, idedemo po muna natin sa ating kamay. Kasi nga po, meron tayong nire-remedy sa aking paa. Sa kasalukuyang, habang ako ay nagsasalta po sa inyo ngayon, naka-remedies po tayo niya ng aking binte at ang aking paa. Yan po. Yan, sobrang bango. Ang bango-bango po nito. Tapos, sama na rin po natin ang ating palad para at the same time ay mamula-mula po siya. Yan. Bababad ko po to ng 10 minutes. Tapos, apply lotion din po sa paa at sa kamay. Usually po, pagkatapos nyo ng mga remedies, huwag nyo pong kakalimutan na mag-lotion. Kasi nga po, para hindi ma-dehydrate ang inyong pong balat, hindi lang po yung mukha ang ating iniingatan para hindi ma-dehydrate, para hindi siya magkaroon ng wrinkles. Ganun din po sa ating balat, sa ating paa at kamay, eto po sa ating braso, sa ating hita. Yun po, lagi po tayo mag-a-apply ng lotion. Yan, maya-maya po, aalawan ko po ito, mga 10 minutes, dahil tayo po ay nagpapa-foot spa,
Yan, ganyan lamang po ang ating gagawin. Massage po ninyo. Tapos, allow nyo po siya ng 10 minutes. Ayan guys, kahit hindi na kayo magpakuskus ng ano ng paa ninyo, at the same time ay hindi po magninipis na magninipis, pagkatapos po pag hindi nyo na-maintain, kakapal naman po yan at magkakaroon ng kalyo. Kaya po kung ako po sa inyo, mag-remedies na lamang po kayo sa inyong bahay, tapos paglabas nyo, akala po nila ay kayo nagpa-put spa dahil mamula-mula ang inyong kutis. Yun lamang po guys, and thank you po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Thank you po!